Banal at mahabaging Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa inyong dakilang biyaya at pagmamahal po sa amin. Mula nung naligtas po kami, hindi niyo po kami pinababayaan. Araw-araw, nagtitiwala at umaasa po kami sa inyong pagpanpay at karunungan, kalakasan na nanggagaling sa Panginoon. Madalas po kaming natitisot sa iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa na dumarating sa aming buhay. Ganun pa man, Panginoon, nandito po kami sa inyong harapan upang humingi ng tulong at gabay ng makapangyarihan kamay ng Panginoon. Mamula nung ligtas po kami, yung aming pag-aasa ay wala na po dito sa lupa, kundi doon sa kaharian ng Diyos, kami nagtutungo. Ang aming isip ay nagtutuon sa mga bagay na nasa langit. Yung mga kapatiran na dumadaan sa maraming pagsubok at kahirapan, pakalooban niyo po sila ng kalakasan at karunungan upang madayik po nila ang salibutan sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos. Sa umagang ito, magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, Panginoon, kayo lamang po ang magturo at gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Heso Kristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Ezekiel chapter 36. Lumang tipan po, lumang tipan Ezekiel chapter 36. Magmula verse 26. So, dalawang verses hanggang 28 po, from verse 26 hanggang verse 28. Ezekiel chapter 36, from verse 26 hanggang 28. So, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking alisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin kayo ng ayon sa aking mga tuntunin. At magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupain ibinibigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako ay magiging inyong Diyos. Okay. So, yung topic po natin ngayon ay bagong puso at bagong espiritu. So, Ezekiel chapter 36 from verse 26 to 27-28. Ito po yung tungkol sa yung pakilos ng banal na espiritu. Ito po yung tungkol sa banal na espiritu. So, sinabi ko kanina, sinabi po ni Evangelist kanina yung mga nasa baba, yung mga babysitter nasa baba, isa lang bantay. Kung mayroon maraming taga-bantay sa baba, medyo maingay sa baba, tapos
mas okay po dito sa dito na lang sa third floor, yung sapat na po isang bantay lang sa baba, kaya yung kung meron pa po sa baba yung maraming bantay, sana isa lang bantay maiwan sa baba at umakyat dito. So napapansin po ba ninyo na yung topic po natin sa mga ilang linggo ay tungkol sa Holy Spirit? So Galatia chapter 5 verse 16 o Roma chapter 8, yun po yung tungkol po sa Holy Spirit, yung banal na Espiritu. Kasi po napakahalaga po yung pakaunawa po natin tungkol sa banal na Espiritu. Kasi po, yung Christian living, hindi po ayon sa ating sariling willpower. Yung dating pamumuhay, bago po tayo maligtas, ay ayon po sa ating willpower, yung strong kalooban. Kung gusto kong gawin, so gagawin. Pag ayaw ko, so hindi ko yan gagawin. Yung my will, my plan, tapos my effort, okay? So, pagsigasik tayo sa isang gawain, magtatagumpay ka doon. Pagtamat ka sa isang mga gawain, so magiging loser ka doon sa lahat ng mga kategori sa buhay, sa pag-aaral, sa trabaho. So ganun po yung mga nangyayari. Kaya madalas po naririnig po natin yung mga advice ng iba. So magsikap, huwag kang tamat ka sa mga ginagawa mo, dapat maging sikap, magsikap ka. Ibigay mo yung mga effort mo para may bunga, para magtagumpay ka sa mga ginagawa ninyo. Pero sa Christian living, ilagay po natin dito yung tally, yung bookmarking, tapos balik po tayo dito. Roma chapter 8. Pumunta po tayo sa Roma chapter 8. Verse 3. Kaya yung ating topic po natin ngayon, medyo mahirap maintindihan. Kaya baka kung hindi po kayo nag-focus, mahirap ito maintindihan. Kasi po yung teksto po sa Biblia, hindi po madaling maunawan po natin. Kaya kailangan mag-focus po tayo. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman. At ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman. So, ipapaliwanag ko po ito, ang hindi magawa ng kautusan. Ito po yung mahalaga, hindi magawa ng kautusan. Ano pong ibig sabihin? Hindi magawa ng kautusan. Yung kautusan, sa madaling salita, batas. Okay, batas. Yung Christian living po natin, o pagsunod po natin sa kalooban ng Diyos, hindi po ito magagawa ng batas. Kasi po, sanay po tayo sa batas. Pag-isipin po natin yung batas, ano ang pumapasok sa ating isip? Pag-isipin po natin batas, takot. Takot sa batas. Lalo pag malaki po yung penalty, okay, o
multa, so lalong takot. Bawal, limbawa, sa yung bawal umihi dito. So batas o hindi? Batas. Bawal umihi dito. Pero natakot po ba tayo dyan? Pag nakita mo yung bawal umihi dito, takot pa tayo. Naramdaman na natatakot po ba tayo? O hindi? May multa, di ba? Makano po yung multa sa baba? 500, mga pakakulong. Meron, minsan nakikita ko po may sulat sa baba, bawal umihi dito, multa 500, o pakakulong. So, hindi ganun katakot kasi maliit lang yung multa. Pero pag may nakasulat sa baba, papatayin kita. Pag mahuli ka, na umihi dyan, papatayin kita. Takot tayo, hindi? Takot. Pag natakot, siyempre hindi tayo uuhi dyan. Kasi takot. Kung hindi takot, ay, walang nakatingin dito. Itatry ko. 500 lang multa. Pag maliit yung multa, matapang, o walang parusa, matapang, pag mabigat na yung parusa dyan, takot. Yun po yung ginagawa ng kautusan batas. Kinakatakutan po tayo ng batas. Pero anong sabi dito? Hindi magawa ng kautusan. Walang silbi. Ibig sabihin, pagdating sa changes sa ating puso, okay, ang mahalaga po ito, ano ba talaga hindi magawa ng kautusan? Ano ba talaga yung hindi magawa ng kautusan? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang hindi magawa ng kautusan? Changes. Yung pagbago ng ating puso. Takot, hindi po yung changes. Yung takot, hindi po yung changes. Kahit hindi po ligtas, so kapag mabigat po yung, kapag mahigpit yung batas, okay? Kung meron po tayong mabigat na o mahigpit na batas, pwede po natin i-control isang tao. So, halimbawa, sinabi ko kanina sa mga kabataan, lumapit kayo dito sa harap. I-occupy muna yung upuan sa harap. May sumunod dito, meron pa naman hindi pa sumusunod. Matigas yung ulo. Kasi yung sinabi ko sa iyo, yung isa sa mga yung utos, pero bakit hindi sumusunod? Dahil wala pang pusong sumusunod. Pero yung mga umupo dito, yung lumipas sa harap, so may dalawang uri ng isip dyan. Sige, susunod ako sa kay sa sinabi ni pastor. Meron din pong ibang uri ng maaring isip ay baka kung hindi ako sumunod sa kanya baka pagagalitan niya ako kaya lilipat ako. Iba-ibang uri ng puso doon. Pero sabi dito hindi magawa ng kautusan yung changes pagpabago sa ating puso. Kahit kinokontrol, kahit kinakatakutan po tayo ng batas, pero yung changes, pagbabago sa ating puso, ay hindi magawa ng kautusan. Kaya, so kapag natatakot po tayo sa batas, so kahit sa puso, wala pa. Wala pang changes, pero minsan, nakukunwaring sumunod lang sa labas. Dahil may penalty dyan. May penalty. So, ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito ay pinahina ng laman. So, ano po, bakit hindi magawa ng kautusan yung changes sa ating puso? Dahil sa laman sa ating puso. Yung laman, yung pangnanasan ng laman. Pinahina ng laman. Dahil meron pa po tayong pangnanasan ng laman,
pinahina tayo, pinapahina tayo ng itong laman, kaya mahirap itong sundin. Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mahirap pa din gawin natin dahil sa laman. So may dalawang yung laman sa English po, ano po sa English? Laman? Flesh, okay? Flesh. Tapos, so Spirit, Holy Spirit. Ito po yung will of God. So, will of God. So, dalawang pangnanasa ay lagi nakikipag-away sa atin, dalawang pangnanasa. Okay? Dalawang, parang dalawang tao na sa ating puso. Yung pangnanasa ng laman ay lagi nagtutuon ng bagay ng laman. So, yung laman ng salibutan, yung nakikitang bagay. Yung laman po ay nakikitang bagay. Nakikitang bagay. Yung laman po ng ating puso ay gusto po ng laman, pahingan na lang, mas gusto ng laman ito ay sumunod ng sariling kagustuhan. So, chapter 8, verse 5. Chapter 8, verse 5. So, pwede po natin itong basahin. 3, 2, 1. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isipan sa mga bagay ng laman. Subalit ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. So, ano po ito? Ang mga ayon sa laman. Ang mga ayon sa laman. So, ang mga ayon sa laman po ay ang mga lumalakad ayon sa laman. So, yung mga sumusunod sa pangnanasa ng laman. Kung gustong gawin, yun ang gagawin. Kapag ayaw gawin, hindi yan gagawin. Yun po yung mga nasa laman. Yun po yung lumalakad ayon sa pangnanasa ng laman. Mag-ingat po tayo dyan. Kahit anumang iniisip natin, pumapasok sa ating isip, ay ito gusto ko, ay ito ayaw ko. Yung mga isip na pumapasok sa atin, okay, yun po yung kailangan i-filter, kailangan i-check kung tama ba yan o hindi. Yung mga iniisip natin araw-araw, sariling isip, o isip na galing sa labas, o mga isip ng mga ibang tao, okay? Yung mga nangyayari sa ating ulo, yung mga nangyayari sa ating utak, kailangan po natin isuriin, check, i-filter. Kung ano mang iniisip, kung sinusunod natin yung ating iniisip, ano po sa Biblia? Verse 6. Sapagkat, basahin po natin, sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Subalit, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapa. Ito po yung bunga. Ito po yung resulta, consequence, kung ano po ang mangyayari kapag sumunod, kapag lumakad po tayo ayon sa ating kaisipan ng laman, kamatayan. Yung kamatayan po ito, hindi po sa impyerno, yung kamatayan po ito ay, yung kamatayan ay walang bunga ng buhay. Walang growing. Walang bunga. Yun po yung kamatayan. Ligtas na, pero yung kanilang pamumuhay Kristiyano, parang patay. Ligtas na po siya, pero yung kanyang pamumuhay Kristiyano ay parang namatay,
parang kagaya ng namatay. Kaya walang lumalago, walang bunga sa kanyang Christian living. Minsan po, di ba, mayroon po tayong question. Question sa ating sarili, question tungkol sa ibang tao. Una pong question sa tungkol sa ating sarili. So, bakit nangyari ito sa akin? Bakit ganito akong kahirapan? Kung ligtas na ako, akala ko lahat ng sitwasyon ay magiging ayos, okay. Pero bakit may sakit pa rin sa katawan? Bakit mahirap pa rin yung sitwasyon ng family? Bakit mahirap pa rin, marami pa rin yung mga problema sa buhay ko? Bakit ganito pa yung pamumuhay ko sa mundong ito? Maraming question. Pangalawang uri ng question ay tungkol sa ibang tao. So minsan, nagka-question po tayo, ay bakit ganyan pa din? Ligtas na, ligtas ba siya? Kung ligtas na, bakit ganun pa din? Parang hindi lumalago siya sa Christian living, yung kilos niya, ugali niya. So, bakit ganun pa din? Minsan may tanong po tayo tungkol sa ibang mga kapatiran. Tungkol sa ating sarili, diba kapag nahirapan po tayo, marami po tayong tanong. Okay? So, bakit ganito yung sitwasyon ko? Lahat po ng, kaya kung pag-aralan po natin mabuti yung Biblia, so pwede po natin malaman kung yung mga sagot kung bakit ganon. Sabi dito, kaisipan ng laman ay kamatayan. Yung mga ayon sa laman, yung mga lumalakad ayon sa laman ay nagtutuon ng kanilang isip sa mga bagay ng laman. Nagtutuon, ano po? Nagpo-focus ng kanilang isip. Nagpo-focus ng kanilang isip sa mga bagay ng laman, nakikitang bagay. Kaya lagi po ganun yung takpo ng isip. Kung ganun, kaisipan ng laman ay kamatayan, kaya kung patuloy po tayo lumalakad ayon sa laman, pagnanasa ng laman, anong kakainin ko bukas? Anong iinumin ko bukas? Ano ang paano yung buhay ko sa buhay ng ito, mundong ito? Kung yun lang lagi iniisip, kahiligtas na po, wala pong changes, wala pong paglago, kaya walang bunga sa Christian living. Pero ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Buhay. So, kaisipan ng Espiritu ay buhay. So ano po? Buhay, lumalago siya. Lumalago. Growing. Changes. Kaya after 1 year, na-save. After 2 years, na-save. Habang tuloy-tuloy sa Christian living, pag-aaral, pakikinig ng salita, pag-aaral ng salita, sa fellowship. So, lumalago, buhay, at may bunga. Bunga ng evangelism, mayroon pong naliligtas sa pamamagitan ko. Tapos, yung ugali ko, compare sa dating pamumuhay, saka ngayon, maraming changes. Isang miracle, himala ito. Paano ito nangyari sa akin? Dahil ang Holy Spirit ay gumabay sa akin, tumulong sa akin, ay nagkumilos sa akin. Bunga, buhay at kapayapaan. So may peace of mind. Verse 7. Basahin din po natin. 3, 2, 1. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakapuot laban sa Diyos. Sapagkat hindi ito mapapasakop sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maari, imposible. Hindi nga maari yung kaisipan ng laman, okay. Kaisipan ng laman, yung iniisip natin sa buhay. Okay.
sanay po tayo dati. Dati po, sanay po tayo sa kaisipan ng laman. Mula nung ipinanganak tayo sa mundong ito, di ba, nasa laman tayo. Bilang isang tao na nasa laman, ano po yung iniisip natin dati? Di ba, bilang isang nasa laman, kailangan pakain. Kailangan pahinga. Kasi pagpagod tayo, kailangan pahinga. Pag may sakit, kailangan gumaling. Kailangan mapacheck up. Pag nahirapan po tayo, pag uhaw, hinahanap natin yung yung inumin. Pag gutom, naghahanap tayo ng pagkain. Pag pagod, naghahanap tayo ng pahinga. Pag may sakit, naghahanap tayo ng gamot at hospital. Pag boring tayo, anong hinahanap natin pag boring? Yung pangpasaya. Pangpasaya. Yung mga sayaw, mga kanta. Ngayon, di ba, nasa cellphone, lahat ng mga makamundong bagay ay nasa cellphone. Okay? Kaya napakarami mga temptation ay nakakarating hanggang sa kwarto natin. Dati po, so medyo malayo sa atin yung mga temptation ng mundong ito, pero ngayon po, nasa ating kamay yung temptation. Lahat ng tukso ng salibutan ay nakarating hanggang sa kamay natin. Ano po ang nakikita po natin araw-araw? Ano po ang iniisip po natin araw-araw? Kaisipan ng laman ay pagkapuod laban sa Diyos sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos. Kaya ayaw magpasakop. Yung mga nasa laman, yung mga sanay sa paglakad ayon sa laman ay mahirap magpasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi nga maaari. Yun po ang meaning ng verse 3, di ba? So, balik po tayo sa verse 3. Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan. So, naintindihan po ba natin? Ano pong meaning ng hindi magawa ng kautusan? Yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, hindi nga maaari. Yung mga nasa laman, yung mga lumalakad ayon sa laman, ay hindi maaari makapagbigay lugo sa Diyos. Hindi maaari makasuno sa kalooban ng Diyos. Kahit kinakatakutan tayo ng batas ng Diyos. Okay. Maraming uri ng batas, di ba? 10 utos. 10 utos from number 1, number 10. From number 1 hanggang number 4, so ano po yung summary ng itong apat na utos? Ibigin mo ang Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, yung puso mo, buong kalakasan mo. Ibigin mo ang Diyos. Yun po yung number 1, number 4. Pero yung mga nasa laman po, yung mga lumalakad ayon sa laman, hindi maaari po ito sundin. Hindi ito maaaring sundin ng mga lumalakad ayon sa laman. From numbers 5, number 6, so igalang mo ang inyong mga magulang, huwag kang papatay, huwag kang mga lunya, huwag kang sinungalin, huwag kang magnakaw, huwag kang magsinungalin, huwag kang mag-imbot. Alam natin na dapat, tama, dapat sundin natin yan, pero hindi nga maaaring masunod po ito. Hindi maaari. Pag sinabi ng Diyos, papatayin kita kung hindi ka sumunod sa 10 utos. Kung ganun po yung nakasulat sa Biblia, susunod po pa tayo? Yes, susunod po tayo, pero kunwari lang susunod, kunwari. Kasi sabi ng Diyos, papatayin kita kung hindi ka sumunod. Kunwari tayong susunod, pero sa puso ay matigas pa rin.
kunwari lang sumusunod. Dahil dako sa batas, dako sa parusa. Pero hindi po ganun yung paraan ng Diyos. Hindi po tayo kinakatakutan ng Diyos. Okay. Ang Diyos po ay gumawa ng panibagong paraan. Kaya verse 3, ang hindi magawa ng kautusan niya, mang ito ay pinahinan ng laman, ay ginawa ng Diyos. So, ulitin ko po, ang hindi magawa ng kautusan ay ginawa ng Diyos. Paano? Paano ginawa ng Diyos ang hindi maari, hindi magawa ng kautusan? Yung kautusan, batas, 10 utos, ay walang kabuluan para sa changes ng ating puso. Kahit gaano kinakatakutan tayo ng Diyos, pero yung ating puso, matigas pa rin. Kunwari lang sumusunod, walang changes, pero ginawa ng Diyos yon sa pamamagitan po ng ano? Sa pamamagitan ng pagsusugo ng kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman at tungkol sa kasalanan, hinatulan niya ang kasalanan sa laman sa pamamagitan ng sakripisyo ng katawan ni Jesus. Ito po yung pag-ibig. Pag-ibig. Doon sa pag-ibig, may changing power. Transforming power. Okay. Pag-ibig. Yung bata, yung kautusan. So, maraming tao ay natatako sa kautusan dahil sa parusa. Pero walang changes doon sa takot. Nakukunwari lang sumusunod. Pero wala pang changes. Pero doon sa pag-ibig, pag nakita natin ang pag-ibig ng Diyos, sa pamamagitan po ni Jesucristo, napatunayan ang pag-ibig ng Diyos doon sa cross ni Jesucristo. So doon po na ibuhos na sa atin yung pag-ibig ng Diyos, tapos pumarito sa atin yung Holy Spirit, Banal na Espiritu, doon po nag-umpisa na po yung tunay na changes. May kusang loob. May kusang loob. Wala nang takot. Sumusunod tayo, hindi dahil sa takot, kundi meron po tayong kusang loob. Yun po yung totoong changes. Ang hindi magawa ng kautusan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang tanging anak si Jesucristo. Yun po yung salvation. Verse 9. Unit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu. Sino po ito? Kayo. Kayo ay wala sa laman. Dati, lumakad ka sa laman. Dati. Kaya yung inisip mo lagi ay tungkol sa laman lagi. Pero ngayon, nasa Espiritu ka. Kaya meron ka ng panibagong hangarin sa puso mo. May gana sa words of God, nauhaw ka sa words of God. Mahilig ka sa fellowship dahil may panibagong pagnanasa ng Holy Spirit. Nasa Espiritu. Yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit, kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya, hindi paligtas. Anong ibig sabihin? Kung ang sino man ay walang Espiritu ni Kristo, sino mang walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya, ibig sabihin, hindi pa siya ligtas. Kung walang Espiritu ni Kristo. Verse
verse 12. Basahin po natin ito, 3-1. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mamuhay ayon sa laman. Ano daw meron tayo? Utang. Anong uri ng utang ito? Mas madaling maintindihan po natin. Kaya nga mga kapatid, mga may utang tayo, utang. Anong uri ng utang? Utang sa pera? Hindi po. Ito po yung utang ng pag-ibig. Utang ng pag-ibig. Hindi sa laman. Wala na po tayong utang sa laman, kaya hindi na kailangan sumusunod pa sa Kanya. Kung meron po tayong utang sa laman, dapat sumunod po tayo sa utang. Pag anumang iniutos ng laman, gawin mo yan. Dapat sumunod tayo sa Kanya dahil utang tayo sa laman. Pero wala na po tayong utang sa laman, kundi sa Diyos. Utang ng pag-ibig. Utang na loob. Naintindihan po natin, utang na loob. Meron po tayong utang na loob. Kaya may kusang loob. Ano ang ibibigay sa Diyos? Ano ang ibibigay ko sa Diyos sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ano ang gagawin ko para sa Kanya? Meron po tayong utang na loob. Ito po, utang na loob. Meron po tayong utang na loob. Kaya kahit walang nag-uuto sa atin, magbasa ka ng Bible. So, encourage po tayo. Ini-encourage ko po kayong lagi about reading Bible. So, magbasa po tayo ng Biblia. So, mag-pray tayo. Mag-join po tayo sa fellowship. This coming summer retreat, ito po yung malaking gawain ng Panginoon. Kaya sama-sama po tayo sa sakripisyo. Encouraging lang. Pero yung final choice ay nasa inyo. Hindi ko po kayo pinipilitan. Kasi hindi po yan tamang paraan. Yung pagpipilit po ay hindi po yan paraan ng Diyos. Yung paraan ng Diyos ay ganito po. May utang na loob. Ipinakita ng Diyos sa atin yung Kanyang pag-ibig, ganito kita minahal. Okay? Pero hindi po siya humingi sa akin. Yung mga taong ligtas, may utang na loob, sila lang po sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mga utang na loob. Ibigay ng Diyos sa akin yung Kanyang buong buhay para maligtas ako. Kaya ano ang gagawin ko para sa Kanya? Ano ang ibibigay ko? Oras ko? O katawan ko? O talento ko? O yung mga kayamanan ko? Ano ang ibibigay ko sa Kanya? Yun po yung kusang loob. Yun po ang tinatanggap ng Diyos. Okay. Meron po tayong utang. Hindi sa laman. Kaya wag po tayo sumunod sa laman. Ano mang iniisip natin, nandyan pa rin yung laman tayo, di ba? Nandyan pa rin laman. Pagnanasan ng laman, kaya maaari po pumapasok sa ating isip yung mga pagnanasan ng laman, yung mga magagandang idea ng salibutan, pero subukin po natin ito. Subukin. Kung hindi tama ito, ay huwag natin sundin. May dalawang pangnanasa lagi. Pakikipaglaban. So, balik po tayo sa Ezekiel chapter 36. Yung main text po natin. Ezekiel chapter 36, verse 26. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Sino po ito? Bagong espiritu, bagong puso. Dati wala po tayong ganitong puso. Dati wala po tayong ganitong puso. Kaya wala po tayong pakialam sa makalangin na bagay, gawain ng Diyos. Walang pakialam.
Kaya yung mga kapatiran po dito, Talawan Church, so, meron po tayong bagong puso. Meron po tayong bagong espiritu. Ito po yung Holy Spirit na sa atin. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Okay? Batong puso. Anong ibig sabihin? Batong puso. Matigas. Batong puso. Yung puso, matigas. Okay? Ayaw sumunod sa kaluban ng Diyos. Batong puso. Isipin mo yung bato. Bato. Yung puso, pero bato. Parang bato. Matigas. Solid. Okay? Mabigat. Yung mga nanay dito, yung mga batong karne, pag magluto, anong ginagawa natin? So, tutunawin muna, di ba? Yung painitan para matunaw, para malambot. Yung batong karne, hindi pwede lutuin agad. Kailangan patunawin muna. Pag malambot na, pwede na. Pwede na magamit sa pagluluto. Ganun po. Kung matigas po yung ating puso, hindi pwede gagamitin ng Diyos yung ating pusong bato. Yung batong puso, hindi po gagamitin ng Diyos yung pusong laman. Ano po yung pusong laman? Malambot. Malambot meat. Okay? Karne. Malambot na puso. Kaya, aking aalisin ang batong puso sa inyong laman. Ito po yung ginawa ng Diyos. Okay? Yung ating dating matigas na puso, batong puso ay inalis ng Diyos. Nung ligtas po tayo, yung ating dating batong puso ay inalis na ng Diyos. Tapos, binigyan po tayo ng bagong puso, bagong espiritu, yung pusong laman, malambot na puso. Malambot. Very soft. Soft puso. Doon po, yun po yung umpisa ng panibagong buhay. Hindi po, yung Christian living ay hindi po pagdadalo sa Sunday. Yung Christian living, hindi po yung pagdadalo sa Sunday lamang. Yung Christian living po ay 24 hours. Yung buong buhay po natin, yun po ang pamumuhayang Kristiyano. Na may malambot na puso, pusong laman. Tapos, ano mang ibinibigay ng Holy Spirit sa atin, kalooban ng Diyos, dahil nasa atin na po yung Holy Spirit, sabi sa Biblia, Roma chapter 8 kanina, kung sino man walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya, hindi paligtas. Ibig sabihin, lahat po ng mga ligtas na tao ay ginagabayan ng banal na Espiritu. Ginagabayan. Kaya pag nakita po natin yung banal na spirit, yung kalooban ng Diyos, so yun po yung ginagawa, yun po yung pakilos ng Diyos. Ipinapaalam ng Diyos sa atin, ipinapakita ng Diyos sa atin yung kalooban ng Diyos, pero nandyan pa rin yung pagnanasa ng laman, kaya dalawang option lagi sa ating buhay. Anong gagawin ko sa itong dalawa? Susunod ba ako sa pagnanasa ng laman o susunod ba ako sa pagnanasa ng Holy Spirit? Kaya nasa gitna po tayo sa itong dalawang. Magbabasa ko ng Biblia. So binibigyan po tayo ng gana sa words of God. Kaya so minsan naramdaman po natin gustong magbasa ng Biblia. Pero nandyan pa rin yung cellphone. Cellphone. Anong gagawin ko? Bubuksan ko yung cellphone o bubuksan ko yung Biblia? Ano po ang choice po natin? Yung Bible reading, di ba yung Bible reading checklist? So, araw-araw ginagawa ba natin? Bible reading? So, kailangan po yun. Yun po yung pakain po natin. Kung hindi po tayo kumakain ng words of God, manghina po tayo. Tapos, pakulang po tayo
ng prayer time. So, manghina po tayo. So, chapter 27. Basahin po natin ito. 3, 2, 1. Batas. So, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. Napansin po ba ninyo yung espiritu sa verse 27 ay capital E, di ba? Capital E. So, capital E, yun po yung Holy Spirit. Yung big letter, yung capital E, espiritu, ito po yung Holy Spirit. Kaya, aking ilalagay ang aking espiritu, espiritu ng Diyos. So, banal na espiritu. Espiritu ni Kristo. Nasa loob natin. Tama po ito? Ito po yung napakahalaga. Sino po ang nananatili sa atin? Sino po yung naninirahan sa atin? Banal na espiritu ay nasa atin. Yung Holy Spirit ay nasa atin. Kung nasa atin na po yung Holy Spirit, yung ating puso ay malambot ba o batong puso pa din? Pusong laman o batong puso? Pusong laman po, pusong laman. Panibagong, bagong puso po yan. Ibinibigay ng Holy Spirit sa atin, bagong puso. Kung batong puso pa din, kailangan i-check natin yung ating salvation. Pastor, mahirap ko naintindihan yung sinasabi mo ngayon. Parang batong puso pa rin ako. Mahirap talaga sumunod. Kahit alam ko na kung anong daming mga sermon, nakinig ako ng maraming sermon, alam ko na kung ano ang dapat gawin, kung ano ang hindi dapat gawin, pero ang hirap sumunod, ang hirap. Bakit ganun? Mahirap sumunod. So, minsan may question po tayo. Christian living ba ganun kahirap? Hindi po. Kung mahirap po, kung mahirap Christian living, sana wag na lang maligtas kung mahirap Christian living. Yung dating pamumuhay, mas okay lang. Enjoy lang po tayo sa buhay. Mag-enjoy lang tayo sa mga dating barkada, dating mga pamumuhay. Walang, di ba, bilang Kristiyano, maraming persecution, maraming pag-uusig, pinatawanan po tayo ng mga unbelievers, pinapagalitan po tayo ng mga unbelievers, mga lumiliid yung mga mundo natin. Kung mahirap lang, kung hirap lang yung Christian living, di ba mas okay, sumuko lang tayo tapos balik po tayo sa Ehipto. Yun po yung complaint po ng marang mga Israelita na nasa ilang. Pag konting hirap, nag-complain sila agad laban kay Moises. Bakit walang pagkain? Pag-uhaw sila, bakit walang tubig? Pag nahirapan sila sa mga paglalakbay sa ilang, nanghirap. Balik po tayo sa Ehipto. Balik tayo noon. Noon sa Ehipto, maraming masarap na pagkain. Dito, anong pagkain nila sa ilang? Anong pagkain po nila sa ilang? Mana lang, umaga, almusan, mana. Nanghalian, mana. Hapon, mana. Kinabukasan, mana pa rin. Okay. Lugaw ng mana. Tanghalian, mana. Puro mana lang. Yun po yung complaint ng maraming Israelita. Balik tayo sa Ehipto. Alam mo ba, lahat po ng mga nagka-complain laban kay Moises ay
namatay na doon sa ilang. Hindi po sila nakapasok sa lupain ng Kanaan. Kung mahirap lang po yung Christian living, so paano po tayo iniligtas ng Diyos? Pero may promise ng Diyos sa atin, hindi kita iiwanan. Hindi kita pababayaan. Sasamahan kita, tutulungan kita. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot sa salibutan. Dinaik ko na ang salibutan. Dinaik na ni Jesus ang salibutan nung namatay si Jesus. Okay. Yung mga apostles, yung mga maunang ligtas na Kristiyano, kahit inusik sila ng matindi, alam po ba natin kung paano namatay si Apostle Pablo? Paano po namatay si Apostle Pablo? Namatay po ba siya sa ospital? Hindi po. Pinugutan po yung ulo niya. Okay? So, na tama ba yung pinugutan? Pinugutan. Pinugutan yung ulo niya. Yung ganun po yung namatay si Apostle Pablo. Kung ganun, anong meron sa self-kaligtasan? Maraming mga Kristiyano, inuusik, so, binato sila, yun po ba yung blessing? Kung yun po ba yung blessing, so, sana wag tayo tuloy-tuloy sa ating Christian living. Yung ating blessing po ay hindi po makalamang blessing. Yung blessing po ng Diyos ay hindi makalaman o hindi makalupang blessing. Yung blessing po ng Diyos ay para sa ating spirito. Hebreo chapter 11. Tingnan po natin kung ano po ang experience ng dating Kristiyano. Hebreo chapter 11. Verse 35. Hebrew chapter 11 verse 35, babasahin ko po ito. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba ay pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba ay nagtiis ng pakalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pakabilanggo. Sila ay pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay sa tabak, sila ay naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusik, inaapi. Ito po yung Christian living. Okay lang po ba sa iyo? Kung ganito po yung mangyari sa atin, okay ba sa iyo o give up na lang? Ay, give up na lang kung ganito yung naghihintay sa akin. Grabe. Pinagbabato sila hanggang mamatay. Dilagari. Bakit nangyari ito sa kanila? Yung blessing ay hindi para dito. Yung blessing po ng Kristiyano ay hindi dito sa lupa. Eh, ganito po yung nangyayari sa atin ngayon. Kapag dito po, kapag meron pong kapatiran na dumadaan sa persecution po ngayon, okay? Isipin po natin ito. Mas matindi po yung persecution na nangyari sa kanila.
Ito po yung mangyayari sa atin. Chapter 11. Kaya verse 13, di ba? Ang iba ay verse 35 sa gitna. Ang iba ay pinahirapan at tumangging tumanggap ng paglaya. Tumangging tumanggap ng paglaya. So, may chance po sila lumabas sa bilanggo. May chance. Pero anong ginawa nila? Tumanggi. Tumanggi sila. Dito na lang ako sa bilanggo. Dito na lang ako sa kulungan at mamamatay ako dito. Tumangging tumanggap ng paglaya upang ano po, makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Higit na mabuti. Tumangging tumanggap ng paglaya. Mas pinili po nila mamatay sila sa bilangguan. Handa akong mamatay. Tumangging tumanggap ng paglaya. Mas pinili po nila mamatay para sa Panginoon. Upang makamit po nila ang mas mabuting pagkabuhay na muli, resurrection. Meron po silang pag-asa. Ano pong pag-asa po nila? Kahit papatay nila ako, pero may pag-asa na ako, bubuhayin ako ng Diyos. Okay? Sila po ay papatay, sila ang papatay sa akin. Pero ang Diyos ang bubuhay sa akin. Kaya tumanggi silang tumanggap ng paglaya. The same Bible. Bible nila, ganito po. Bible natin, the same Bible. Okay? The same Bible. Walang revision. Same Bible. The same faith, the same salvation, the same faith, the same hope. Okay. The same. Dapat the same. Hindi pwede ibang uri ng faith nila, ibang uri ng faith natin. Kung iba, may problema tayo. Yung pag-asa po nila ay pag-asa natin. Dapat same. Yung persecution po nila ay dapat same persecution sa atin. So, tinanggap po nila yung persecution, pero bakit ayaw natin tanggapin yung persecution? The same faith, the same hope, the same salvation, the same love. Kung ganun, ihanda po natin yung ating puso na dumaan sa parehong pag-uusik. Yung pag-uusik po ay mangyari sa atin. Huwag po tayo matakot. Yun din po yung choice po ni si Moises. Chapter 11, verse 24. Hebreo, chapter 11, verse 24. Sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises ay tumangging siya'y tawagin anak ng anak ni na babae ni Faraon. Pinili pa ang mapasama sa kaapian ng bayan ng Diyos kaysa makaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kaya't kanyang itinuring na malaking kayamanan ng magtusa alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto sapagkat kanyang pinagtutuunan ng pansin ang kantimpala. Ito po yung choice ni Moises. Alam po natin yung buhay ni Moises. Ipinanganak po siya. Nung ipinanganak po siya, di ba maraming mga baby ay pinatay ni Faraon. Kaya itinago siya ng kanyang magulang sa loob ng 3 buwan. Pero nung lumakas na po siya, hindi na pwede maitago yung baby ito. Kaya so yung nanay ni mama ni Moises, gumawa ng isang mga toddlers yung bed, may takip, tapos inilagay sa
Nile River. So ilong ng Nile sa Egypt. So yun po ang nakarating sa palasyo ng Faraon. Kaya lumaki po siya sa palasyo ng Faraon bilang anak ng prinsesa. Pero nung nalaman po ni Moises na siya po yung Hebreo, hindi po yung Egyptyo, so dumating na po yung oras na kung ano po yung pipiliin, kung ano ang pipili niya. Okay. Pinili niya ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa makaroon ng pansamantalang kasiyahan. Dalawang choice. Okay? Mapapasama ako sa kaapihan. Yung kaapihan, ano po ito kaapihan? So, kaapihan. Mga pagturusa, mga persecution, mga pagsubok, yung kaapihan. Hindi madali, mahirap buhay. Mas pinili po niya, mahirap na buhay. Kasama yung bayan ng Diyos. Kasama po ng mga Israelita. Kaysa pansamantalang kasihan. Temporary joy. Enjoy. Temporary. Ano po yung choice po natin? Temporary na magandang trabaho, magandang bahay, magandang negosyo, masaya, temporary saya sa mundo? Doon po ba ginugugol po natin yung ating oras, yung ating budget doon? Samantalang yung mga gawain ng Diyos, yung kaapihan ng Diyos, kaapihan ng bayan ng Diyos, ay dumadaan sa matinding pagturusa, mga sakripisyo, yung mga persecution, kahirapan. Saan po tayo sasama? Kailangan po natin piliin isa. Sasama ba ako mag-enjoy? Sasama ba ako sa pansamantalang enjoy sa buhay o kailangan sa buhay o kaapihan ng bayan ng Diyos? Pangalawang Korinto chapter 4. Okay, dito pangalawang Korinto, chapter 4. Verse 7. Unit taglagay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang umapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sisidlang lupa, nakita niyo po, sisidlang lupa ay yung ating katawan, body. Ito po yung sisidlang lupa. Kayamanang ito, so taglagay namin ang kayamanang ito. Yung kayamanang ito ay kayamanan ng pananampalataya o kaligtasan. Ito po yung kayamanan ay nasa sisidlang lupa. Upang ipakita na ang nag-umapaw, overwhelming kapangyarihan ay mula sa Diyos, hindi mula sa ating sariling kakayahan. Mahina po tayo, mahina. Yung ating katawan, sisidlang lupa. Verse 8. Sa bawat panig, mamamalupitan kami, subalit hindi nadudurok. Ito po yung Kristiyano. Bawat panig ay pinakmamamalupitan.
So pinakmamalupitan, bawat panik pinakmamalupitan. So, anong ibig sabihin pinakmamalupitan? Mga compress, okay? Sa bawat panik, mga pressing. Alam niyo ba yung pressing? Okay? So, sa bawat panik, sa una, sa liko, sa ganan, kaliwa, may na-depress ako, depression. Ito, depression. Sa bawat panik, may depression. Lalo po ito, malaking problema sa ating panahon. Maraming mga pasyente ng depression. Bakit nangyari po yung depression? Dahil sa mga stress. Stress galing sa mga bawat panik. Sa bahay, stress. Sa trabaho, stress. Sa mga relasyon ng mga tao, may stress. Bawat panik. Hindi lamang isang side lang. Bawat panik. Subalit, hindi naduduruk tayo. Hindi naduduruk. May power. Saan galing po itong kapangyarihan? Nasa sisid lang lupa tayo, pero yung kayamanan ay nasa atin. Kayong banal na spirito, yung Kristiyano po, kahit mukhang mahina po tayo. Mahina po tayo. So, kulang tayo sa kayamanan, mahina yung ating katawan, maraming sakit, pero yung ating puso ay malakas, malakas. Dahil may kasamang Holy Spirit. Hindi tayo naduturok. Sa Korea din po, maraming mga patient, maraming mga tao may depression, stress sa trabaho, tapos hindi maayos yung relation sa mga pamilya. Ngayon, maraming broken family, maraming mga problema sa mga trabaho. Kaya dumadami po yung mga pasyente na may depression. Ganon din po dito sa Philippines. Maraming stress. Yung mga kabataan, school, maraming stress din kayo, di ba? Umuo daw sila, umuo. Sobrang daming stress. Mga thesis, okay? Tapos yung mga assignment. Ganon din, yung mga nanay, tatay, lalong mabigat yung kanilang stress. Yung pasan ng hanap buhay ay nasa kanilang yung mga shoulder. Lalong mabigat, mas mabigat po yung pasan po ng mga tatay at nanay. Stress. Bukod pa doon yung pag-uusik ng mga unbelievers. Okay? Hindi po nila naintindihan yung buhay ng isang Kristiyano. Pero hindi naduduruk tayo. Hindi na. Buhay pa. Buhay pa. Pinakmamalupitan, okay? Sa bawat panik, pero buhay pa. Not crushed, okay? Hindi tayo na-crush. Nililito, subalit hindi nawawala ng pag-asa. Okay? Nalilito po tayo. Maraming mga nakakalito na bagay. Pero hindi nawawalan ng pag-asa. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Sa bawat panik, okay, pinakmamalupitan. Pero saan banda may pag-asa? Sa taas. Okay? Tingnan mo yung taas. Pag may stress kayo sa front, sa bawat panik, tumingin kayo sa taas. Tumingin kayo sa taas. Walang stress galing sa taas. May power o may comfort, may encouraging galing sa taas. Mahal kita. Anak, mahal kita. Okay? Nandyan pa rin ako. Nandito ako. Lalagi tumitingin sa iyo. Okay? Tumingin ka sa akin. Itingin mo ang mata mo sa taas. Huwag lamang sa lupa lang. Wag tumingin lamang sa mga tao, sa mga problema, sa sitwasyon. Pag sa sitwasyon lamang tumitingin ka, walang solusyon diyan. Pag sa mga tao lang tumitingin ka, walang solusyon diyan. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin sa taas.
doon may pag-asa. Verse 9, pinag-uusik, subalit hindi pinababayaan. Pinag-uusik, hindi po natin ito maiwasan. Nangyayari po ito at mangyayari pa, mas matindi. Pinag-uusik tayo pero hindi tayo pinababayaan. Inililukmok, subalit hindi napupuksa. Ito po yung Christian. Verse 16. Kaya't kami ay hindi pinaghihinaan ng loob. Bagamat ang aming panlabas na pakatao ay nabubulok, may stress, panlabas na pakatao, makalupang mundo, yung laman. Ang aming panloob ay, ng pakatao ay binabago sa araw-araw. Binabago sa araw-araw. Ano po? Binabago araw-araw. Mga renewal. Renewal araw-araw. May tanong po tayo, maaari ba ganito? Maaari ba itong mangyari sa akin? Parang malayo sa akin. Kahit nandito po tayo, pero mamaya pag umuwi tayo sa ating bahay, sa balik tayo sa school, nandyan pa rin yung mga assignment, nandyan pa rin yung mga problema, nandyan pa rin yung mga sitwasyon na mahirap. Maaari ba itong mangyari sa akin? Ano po sa palagay nyo? Maaari ba ito mangyari sa atin o nasa Bible lang ito? Maaari ito sa atin. Kung hindi maaari ito sa atin, anong gagawin natin? Kung nasa bahay lang ganitong mga yung encouragement, nasa bahay lang pero sa ating realidad, so mahirap ito makita. Mahirap ito mangyari. Kung ganun po, give up lang tayo sa Christian living. Kung nasa Bible lang ganito, magandang story, nasa Bible lang. Pero sa ating pamumuhay, kung sa ating buhay, wala. Parang nasa balayo ang Diyos. Pero salamat po tayo sa Diyos. So, sa ating pamumuhay Kristiyano, ini-experience po natin ang pakilos ng Diyos. Dinadanas po natin ang pakilos ng yung Holy Spirit. Pwede po natin ipa-testimony. Pwede natin yung ating testimony ay tungkol sa pakilos ng Diyos. Kung wala pa po kayong ganitong experience, kung wala pa po kayong ganong experience ng pakilos o pagtulong, tulong at gabay ng Holy Spirit, Pastor, parang ako lang nag-iisa lagi. Wala akong pag-asa, wala akong malalapitan. Parang malayo ang Diyos. Hindi ko naramdaman yung pakilos o gabay tulong ng Diyos. Kung ganun po, so lumapit sa akin. So mag-usap po tayo. Tutulungan ko po kayo kung ano po ang problema ngayon. Kasi po, hindi po yung normal. Hindi po yung normal. Dapat i-target po natin yung normal na Christian living. Yung binabasa po natin sa Biblia, hindi po ito special. Ito po yung napaka-normal na Christian living. Hindi po ito special. Ibig kong sabihin, dapat ito ay mangyari sa atin. Hindi po ito special. Verse 18 po. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan at panatalpanandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So, balik po tayo sa ating main text po, Ezekiel chapter 36.
Ezekiel chapter 11 po, Ezekiel chapter 11. Ezekiel chapter 11 verse 19 hanggang 20 po. Dalawang talata. So basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Bibigyan ko sila ng isang puso. At lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang batong puso sa kanilang laman. At aking ibibigay, bigyan sila ng pusong laman, upang sila ay makasunod sa aking mga tuntunin at maganap ang aking mga batas at magawa ang mga iyon. Sila ay magiging aking bayan at ako ay magiging kanilang Diyos. Ito po yung purpose ng kaligtasan. Verse 19 po, ito po yung ginawa ng Diyos sa atin. Nangyari na sa atin. Diba sa Lumang Tipan, promise po ito sa Lumang Tipan. Sa panahon po ng Propeta Ezekiel, ito po yung pangako, promise ng Diyos. Ano po? Bibigyan ko sila ng isang puso. Lalagyan ko sila ng bagong espiritu. Aalisin ang batong puso sa kanilang laman. At aking bibigyan sila ng pusong laman. Ito po yung promise. Ito po ay nangyari sa ating ngayon. Nangyari na po. Kaya, meron po tayong isang puso, unity. Kaya, so, nagiging isa po tayo, one mind. Isang puso. Tapos, bagong espiritu. Meron po tayong bagong pangarap. Bagong pangnanasa. Dati, so, wala po akong ganitong puso. Pero, dahil sa pagkilos ng banal na espiritu, meron na akong bagong puso. Nawala dati. Aalisin ang inalis niya sa atin yung batong puso, matigas na puso, inalis niya. Dating puso, matigas, batong puso. Ngayon, nabinigyan ako ng pusong laman. Ito po yung natupad na sa atin. Verse 20, upang, ito po yung purpose, upang sila ay makasunod sa aking mga tuntunin, at maganap ang aking batas at magawa. Ano po? Magawa ang mga yun. Magawa. Pansinin po natin, magawa. Sabi doon sa Roma chapter 8, hindi yan magawa ng kautusan. Yung ganito po yung verse 19, hindi yan magawa ng kautusan. Pero ginawa ng Diyos. Paano? Sa pamamagitan ng pag-ibig. Na napatunayan doon sa sakripisyo ni Hesukristo. Nagawa na niya. Sila ay magiging aking bayan. Okay? Tayo po ay anak ng Diyos. Ako ay magiging kanilang Diyos. God is my Father. Okay? Ako ang bayan ng Diyos. Okay? Relation ito, relation. Lalakad ako sa kanila. Kaya ngayon po, banal na Espiritu ay lumalakad sa atin. Naninirahan po sa atin, tayo naman lumalakad ayon sa gabay ng Holy Spirit. Kaya 2 Corinto, pangalawang Corinto, chapter 6, Verse 16. Babasahin ko po. Anong pakikipagkaisa meron ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Sapagkat tayo ay templo ng Diyos na buhay, gaya ng sinasabi ng Diyos, ako ay mananahan sa kanila at lalakas sa gitna nila, ako ay magiging kanilang Diyos at sila ay magiging aking bayan. Ito po yung promise. Sa Lumang Tipan, nangyari na sa atin. Kaya banal na Espiritu ay naninirahan sa atin ngayon, lumalakad sa gitna natin.
Kaya natin sundin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Tulong at gabay. Ang kailangan po natin gawin ay obedience lang. Obedience. Obey tayo. Ano mang iniisip, ibinibigay ng Diyos sa ating isip. Ibinibigay ng Banal na Espiritu sa atin yung mga isip. Isipan ng Espiritu. Pero yung laman, tuloy pa rin. Ibinibigay ng laman sa atin yung isipan ng laman. Huwag mong gawin yan. Pagod ka na. Pahinga ka na. Huwag kang sumama sa fellowship. So, skip na lang Bible reading. Ano lang? Mga cellphone na lang. Patuloy, ibinibigay ng laman sa atin yung kaisipan ng laman. Ano po yung kailangan po natin gawin? Obedience. Obedience. Kung sumunod po tayo sa gabay ng Holy Spirit, anong gagawin ng Holy Spirit? Tutulungan po tayo ng Diyos. Kaya hindi po ganong kahirap. Dahil meron po tayong kasama. So, ngayon po, yung topic po natin ngayon ay batong puso at pusong laman. So, anong uri ng puso na sa atin? Kung meron pa pong batong puso, so mamaya lumapit sa akin o kay Evangelist at umamin ka sa akin, Pastor, batong puso pa rin ako. Tutulungan kita. Tutulungan ko po kayo. So, let's pray together. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong napakahalagang mensahe para sa amin. Iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng walang hanggang kahabagan at kaawaan ng Panginoon na hiwalay sa aming mga ginawang katuwiran. Lumalakad po kami ngayon ayon sa gabay ng Banal na Espiritu. Minsan natitisot, natutumba po kami sa mga tukso ng salibutan at pagranasan ng laman. Ganun pa man, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at bantayan, tulungan upang makasunod po kami ng Banal na Espiritu at banal na kalooban ng Panginoon sa aming buhay. Lalo na po yung mga kaluluwa na hindi paligtas sa mga minamahal po namin sa buhay. Gamitin niyo po ang bawat isa sa amin dito upang maligtas rin po sila. Sa darating na summer retreat, nawa maraming naliligaw na kaluluwa ay maligtas at para sa itong gawain, tulungan niyo po kaming lahat upang sama-sama po kami sa itong gawain ng Panginoon. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesu Kristo. Amen.